Nagsalita na si Mayor Basti Duterte ng Davao City at nakakagulat dahil binira niya si Senator Bongo. Nagboto kami, mga Davaoin niyo. Nagboto kami sa Imohabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Mas napabili pa ako nito si Risa Contiveros kaysa ni Bong. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Mga kaganapan sa Maisog Rally sa Angeles, Pampanga. Nagsalita na si Mayor Basti Duterte ng Davao City at nakakagulat dahil binira niya si Senator Bongo. Ako, unexpected ito para sa akin. Ha? Bakit mo birahin ang iyong kakampi? Alam naman natin na ang isa sa pinagkakatiwalaan ni Pangulong Duterte, itong si Bongo. Eh bakit siya binira ng todo ng Mayor Basti natin? Okay, pakinggan natin itong payag ni Mayor Basti laban kay Senator Bongo. Then after that, magbigay ako ng reaksyon. Bongo. Kumpare, taga. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, nagboto kami, mga Davaoin niyo, nagboto kami sa Imohabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Sa totoo lang, ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam Defensor Santiago, the late Miriam. Korea hiskot lang kasi wala na yung tao, pero iniidolo ko talaga. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabili pa ako nito si Risa Contiveros kaysa ni Bong. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, yung previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan, at di talaga natatakot yan. Pero, you know, maglalagay tayo ng mga you have time pare, kung na kahit you have time to redeem yourselves. Yatang ni, pakita sa mua that you will stand by the Filipino people. So your love, yung pagmamahal mo sa bansa, na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Okay. So, medyo mabigat na paratang. Ako, parehas ako kay Mayor Basti na yung the best senator so far, one of the best, si Senator Miriam Santiago. Yun ang mga tunay na senador. Ito, nakakatawa yung mas bilig pa daw si Mayor Basti kay Contiveros kaysa itong Bongo. Bakit? Consistent. Ako, agree ako, no? Consistent si Contiveros. Talagang opposition siya. Hindi papaling-paling. Ito ang meat ng reklamo ni Mayor Basti kay Bongo is parang inuuna niya yung personal niyang political career. Ano na siya eh, playing safe. Dahil hindi nagsasalita. Kaya sabi niya, you have time to redeem yourself, pare. Nagsisi na itong si Mayor Basti na sinuportahan itong si Bongo.
Although ako, no, personal kong pananaw ito, believe na believe ako kay Senator Bongko dahil yung kanyang malasakit center. Ang daming natutulungan. But ngayon, may mga naririnig akong feedback na hindi na katulad ng dati ang malasakit center. Kasi panaw ni PRRD, sila ang may hawak ng maraming pundo. Ngayon parang ginigipit yata ang pundo ng ginigipit ang pundo ng malasakit center. Ay wala nang masyado. Kaya ito nakikita ko itong si Bongko, paganong-ganon na lang siya. Wala na siyang masyadong tahimik eh. Ayaw niyang maipit sa bangayan ng Duterte at Marcos. Yun ang basa ko. Kaya tingnan niyo yung PIDEA leaks hearing. Wala. Hindi siya masyadong nagsasalita. Mabuti pa itong si Senator Bato. Very consistent. Kaya tingnan mo, yung apat silang senador na kasama sa kampo ni Duterte, bakit hindi binanata ni Mayor Baste si Padilla, Batu, at saka si Tolentino? Bakit si Bongko lang, bakit si Bongko lang kanyang binira? So, it means something na iba na talaga ang takbo ng ni Senator Bongko, playing ship. Re-electionist pa naman. So malaking risk sa political career ni Senator Bongko. Alam naman natin na kung hindi siya inendorso ni PRRD nung lumaban siya, ay wala, hindi mananalo yan. Ay unknown yan eh, si Bongko. So I don't know ngayon na sa mga surveys, pumapasok pa naman siya sa Magic 12. But kung anong kanyang desisyon pagdating ng 2025 election, kung saan ba siya talaga, dapat klaruhin niya kung saan siya. Baka mag-independent o sumama na lang sa grabe, makikita mo yung mga politiko natin. Mas bilib pa ako dito kay Senator Padilla. Bakit? Ayun. Nung nangyari yung overkill pag-aresto kay Pastor Quiboloy, naghain ka agad ng resolusyon si Senator Padilla para ipatawag yung na-involve sa overkill operation na yun para managot sa Senado. Yun, action ka agad. Si Bato, yun, tuloy-tuloy lang ang kanyang tuloy-tuloy lang ang PIDEA leaks. Tolentino, okay lang din sa akin si Tolentino, nagsasalita. Ito lang si Bongko ang tahimik, kaya ganyan ang birada ni Senator Baste. Bilib talaga ako dito kay Senator Baste, no? Parang pareha siya, like father, like son. Kung ano yung nasa puso't isipan niya, sinasabi niya. Prangka-prangka lang. At sana darating ang panahon, Huwag muna ngayon dahil kailangan pa niyang matuto ng gusto. Tatagal, dapat magtagal muna siyang mayor sa di ba first term niya ngayon. So mga pag dinog na siya, pwede siya itong paakyat, Senator Baste. Okay, and then hopefully ito na, history in the making. Amahan, digong presidente, anak, Sara, hopefully maging presidente by 2028. Pag maganda ang pakita ni Mayor Baste, baka yan ang pangatlong Duterte na mag presidente. Ano sa tingin nyo?
Eh, yan din ang inaambisyon ng Marcos family. Oh, Marcos Sr. Tapos, Marcos Jr. Ang gusto nila, Marcos III, si Sandro, by 2034. Yan ang ambisyon ng Marcos. Kaya isisingit lang nila si Romualdez ngayong 2020 dahil bata pa si Sandro. So ito na, labanan na ng political dynasty. Marcos versus Duterte. So, mamili tayo. Saan ba? Sino ba sa pamilyang ito, political clan na ito ang tunay na may malasakit sa taong bayan? Marcos o Duterte? Ay ako, bahala na. Ilocano kami. Kailang ang aming napupusuan, wala nang iba, Duterte. One of the best presidents we ever had, itong Tatay Digong. And I'm pretty sure itong si VP Sara, mag-president ito by God's grace, ano? Wag lang nilang lokohin or ano. So, mabuhay ka, Mayor Baste. Suportado ka ng maraming taong bayan.